Hello sir, good morning and good morning po sa inyong viewers at saka yung listeners po. Doc, una po siguro, gano'n na po ba karami ang COVID cases po natin sa lalawigan? As of last week, sir, we have around 2,900 active cases in the province of Bukidnon. Kumpara sa mga nakalipas na buwan, sir, o sa mga dati pong nakita natin na mga dumadaming mga kaso, gano'n po kalaki ang nilaki po niyan? Actually, yung cases namin, it started to increase po around 6 weeks ago. So that was the start. Ano po yun? I think we were recording around 1,000 plus active cases hanggang sumipa po siya ng 2,000 for the past several weeks. At saka it maintained that way until ngayon po. Sometimes the cases are being offset by the number of recoveries. So minsan bumababa siya by 2,600, 2,200, 2,300, 1,900. But then the main problem talaga sir is yung occupancy rate ng hospitals namin. Kasi yung hospitals na tumatanggap ng COVID patients, yung COVID dedicated beds is at full capacity. Especially yung level 2 hospitals namin. Again, you stated a while ago, sir, na yung one hospital command namin, they're receiving calls, I think, on an average, more than 30 to 40 calls a day. And then the problem talaga, sir, is punuan talaga. Kasi may waiting list per hospitals. Mm-hmm. So among our level 2 hospitals, sir, yung waiting list umabot ng more than 50 to 100 waiting list. Yung persons na waiting to be admitted sa hospitals. Paano yun, Doc, kung ganun karami na may 50 to 100 na nag-aantay ma-admit? Ano po sinasabi sa kanila ng one hospital command po ninyo dyan? Yung role po ng one hospital command is to follow up the yung specifically yung patients on that waiting list para in such a way po in the event na may bakante makikater dun sa isang hospital. Pero yun pa rin, the advice is to treat the patient. Some of these patients po natitreat lang po sila dun sa either yung MIU, yung TTMF. Pero ano yung treatment po, yun? Ano po, it's yun, not yung temporary treatment and monitoring facility. Ideally, sir, yung TTMF po or isolation units po dun sa mga munisipyo or within the city, supposedly, ititreat lang po niya yung mild at saka asymptomatic cases kasi temporary treatment at saka monitoring facility to eh. So, sa punuan, the situation nga ngayon is punuan na yung hospital, so yung TTMF po ay nagiging treatment hub na lang for moderate to severe cases. So, yung ibang patients nandun po sa TTMF namin dito sa provinces. So, the province of Bukidnon in particular. Opo. So, yung mga tumatawag at naghihintay, Doc, gano'n po katagal usually yung oras na hinihintay po nila bago mahanapan ngayon ng ospital? At kung hindi nga po mahanapan, ano na pong nangyayari sa iba po? At doon lang po muna talaga sa waiting, yung sinasabi niyo pong monitoring. Yung iba, unfortunately, namamatay sila doon sa bahay. Kasi biglang yung parang condition na biglang nagiging severe at saka critical doon sa bahay nila. So hindi na maagapan and then hindi na rin makikater doon sa temporary treatment and monitoring facility. So that is the unfortunate event. Yung iba naman po na na-refer within 2 to 3 days. That would depend po kung may bakante doon sa isang hospital or among the level 2 hospitals namin dito sa provinces. So yan po ang situation, sir.
Sakit pong marinig yung mga namamatay na lang po sa mga bahay po, no. So sa ngayon po, Doc, sa tingin nyo po, nasa MGCQ po ang Bukidnon ngayon, no? Opo, sir. Actually, 3 weeks ago, nag-propose po ako bilang vice chairman ng provincial IATF to escalate yung quarantine status namin. But then, it was not approved because I think they weigh more on the health economy, the health of the economy, rather than the saturation, yung problema namin dito sa healthcare utilization namin dito sa province. But then, sige, sir, I will point po na, I will propose sa point po ito. Oo nga po, Doc. Sa point po na ito, Doc, na yung mga naikwento nyo po ngayong araw, ano pong tingin nyo mangyayari po dapat? So, I think we'll be more aggressive dun sa contact tracing namin at saka yung prevention, minimum public health standards. Kasi, honestly speaking, meron din kaming Delta cases dito sa province of Bukidnon. It's more than 10, it's more than 15, it's around 15 to 16 Delta cases. So, yung Delta cases sa dalawang cities namin, major cities in the province, at saka 4 municipalities may Delta cases. So, actually the region is also supporting us in terms of our contact tracing. Mm-hmm. So, but then, and masasabi ko rin, sir, na parang kasi I listen to your kanang yung interview nyo prior to me. So, narinig ko yung interview ni General Eliazar regarding yung granular lockdowns. Mm-hmm. I would personally say na it might not work in Bukidnon yung granular lockdowns kasi rampant yung cases eh. If you put an area under granular lockdown, it might not catch yung cases on certain adjacent areas. So, I think we really have to escalate our quarantine status para malimit yung mobility ng aming constituents. Otherwise, baka mag-collapse yung healthcare system namin kasi in the first place, parang hindi siya sustainable yung rising cases namin. Kasi even among our main COVID referral hospitals po, yung claims nila, PhilHealth claims, hindi pa nababayaran last year, COVID, yung COVID claims nila. So supposedly kasi yung binabayad ni PhilHealth, napupunta yun sa maintenance and operations dun sa hospitals, provincial hospitals namin. So sometimes yun yung sad part dito. Kasi ideally, it will really help kung nababayaran din ng PhilHealth yung hospitals namin in terms of yung claims nila. Nagpatong-patong na po pala yung mga hamon na inyo pong hinarap. Doc, maraming salamat po sa oras po ninyo ngayong umaga at sa pagpapahayag po ng kasalukuyang sitwasyon po dyan sa Bukidnon. Doc, ingat po kayong lahat dyan at sana po ay mas bumuti po yung inyong sitwasyon. Sige po, sir. Thank you po at saka good morning.